Hi guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel, Mercy Valdivesa Vlog. Now guys, nakauwi na ako sa bahay mula na operahan ako. So bali 1 week na akong hindi nakapag-vlog dahil naoperahan ako. Nag-major operation ko po. Tapos last vlog ko is papa-admit pa lang ako. So ngayon, 1 week and 1 day na dito ako sa bahay. So nag-ano ako ngayon guys, nag-vlog. So ito na yung ano guys, yung operasyon ko na medyo okay-okay na siya. Pero ginilagyan ko siya ng binder. Ito siya guys, oh. Ito, binabinder ko siya. Para pag kumilos-kilos, hindi siya masakit. Pero naman, hindi talaga siya masakit. Kasi ano na siya, yung dito naka-ano yung binder. Ito siya guys, yung opera ko. Ayan siya. Pero okay na siya. So sana tuloy-tuloy na yung magpapabag-vlog ko kung walang nagagalit kasi syempre sa mahal ng binabayaran namin, kailangan daw magpahinga ng 1 month. Kaso lang, medyo matagal na yung 1 month. Wala na akong na content at saka wala na akong na-upload. So ngayon guys, ito, pagsimulan ko yung pag-upload kahit kunting ano lang guys para sa aking sarili. So, good evening sa inyong lahat and kumusta sa inyong lahat guys. Bukas guys, maligo ako. Ito yung gamitin kong clean cell. Everyday maligo guys para mabango ang buhok.
yung laro. Kakunan tayo. Ulam, tilapia. Isda pa rin kasi high blood. High blood ang beauty ni Madam Wakwak. Hindi mo lang talaga mahanap. Eh, bakit hindi mo kasi mahanap? Sabi ni Dudo, ni ano muna? Kain tayo. Akong maghapunan guys, manood na lang ako ng Netflix kasi ano eh, boring ang life. Mahiga-higa lang muna habang manonood ng Netflix. Kain tayo, ulam, fried chicken. Sa isang kaldirong kanin, ubusin ko yan guys. Init! Saan ba tayo? Thank you.
guys. Sa init ng panahon ngayon, guys, so na-allergy ako. Mahapdi siya, mahapdi. Madami yan, guys, so dito. Mahapdi siya. So dito ako ngayon sa CR, naglalaba. Kasi ang dami naming labahan. Puro labahan. So, ito lang yung magawa kong content dahil, ano, dito lang ako sa bahay ngayon, di ako pwede makalabas. Kahapon lumabas kami papuntang doktor. So, dito na lang ako sa bahay paikot-ikot. Pero grabe yung allergy ko sa liit, sa init ng panahon. Kawawa talaga, guys, no, pag maraming trabaho, ayun, pawis na pawis, always pawis. Kaya yun ang nangyari. So ito, hintayin ko muna ng umano to. Para isang paya yan. Puro kumot. Tapos may kumot pa dito. Ibabad ko muna to kasi ang dumi. Sobrang dumi, parang ano ba, sabaw ng bagoong na ginamos. Kaya kailangan siyang ibabad, lagyan ng Sondrox. Maya-maya, ibabad ko yan, guys. Ipababad ko pa yung dulo. Kasi hindi pa ako pwedeng bumanon eh. Kasi medyo masakit pa yung ano ko dito. Yung sa... Ito, naka-binder ako. Yan. Naka-binder sa ilalim. Ako, tignan ko yung mga ano kanina. Yung tanim dito, guys, namubunga na. Dito, yung dati kong tinanim, may bunga na siya ngayon. Laki ng bunga niya, guys, oh. Ayan, oh. Malaki na yung bunga niya. Ayan, guys. Dalawa pa siya. Sana sa ilalim masyado. Ano kaya yan? Pipino? Hindi ko maano. Kundol, pipino. Pero ang tinapon ko dito, pipino. Mayroon din ditong bunga. Maliit pa lang. So dito ko lang siya. Tinatapon ko lang dito. Yun, ito yung nagbabalat ako ng pipino. Hindi ko alam. Kasi marami din bulaklak dito. Ayan, maraming bulaklak. Sana maging bunga siya. Di siya mamamatay. Ay, doon pala. Doon din pala. O, ang dami din bulaklak doon sa may aircon.
What are you doing, Ning? Andyan kami nga. Anuhin mo yung mga siling pula, Ming. O, ang daming siling pula, Ming, oh. Bukas, Ming, kunin ko yan, Ming. Mag-Bicol Express ako. Yung mga bibig ko sa ospital. Yung pinagtaka ng asawa ko kasi yung billing ko dating kinukumpare ng Holy Life Hospital, ang layo ng diferensya. At sa kanung unang admit ko last year, ano guys, hindi nila ako operahan. Nag-video operation ako doon kasi bleeding ang tinakbo ko doon. So ito i-share ko lang kasi kinukumpare namin ang billing namin sa Medical City at saka sa Holy Life Hospital. Ngayon, nakita ng asawa ko na grabe pala maningil sa amin ang Holy Life Hospital. Hindi naman siya kasikatan na hospital. Kaya ako doon namimili sa hospital na yon kasi syempre ako, nag-aalala ako sa bayaran sa mga operasyon kasi alam ko pag operasyon, thousand talaga. Ngayon, ang nangyari, so after operasyon doon, so wala kaming alam na ganun pala ang patakaran nila na bago opirahan, ano, kailangan magbayad ni si anesthesiology. Tapos yun ang problema pa guys kasi ipa-cash out ako ng 50,000 bago ko nila opirahan. Ngayon, so wala kaming magawa kasi first time pa namin na hospital sa mga ganyang bagay, wala kaming idea. Kaya nagbayad ako ng 50,000. So bago ako gisa lang sa operasyon. Pero yung sa card ko guys, yung sa card ko ng Itika, so may natira pa ako mga 180,000 doon. So doon nila, yun pala guys, binabase nila sa room kung saan room, kung private o semi-private. Pag private pala yung room mo, doon papatakin ang mga bayaran sa mga laboratory na mahal talaga. Ngayon, nung naras pa din ako guys, ano, at tumakbo na naman ako doon kasi nagbe-bleeding na naman ako. So ang problema na naman, ano, nangihingi na naman sila sa akin ng 30,000 for anesthesiologist. Kayo, tapos ako naman nagtaka na siguro ganun talaga ang patakaran dito. Ngayon pala hindi pa kaya pala kami pina-cash doon kasi hindi pala 'yun maano sa card ng Itika ko. Kaya nung nagwala na yung asawa ko doon sa pangatlo na kong takbo dahil 'yun nga wala katapusan yung sigigbibi ko kasi yung
binigay pala ni Doktora Alcantilado sa akin, puro lang pangpatigil ng dugo. Yun pala, nakita na niya na may adenomyosis ako, hindi pa niya tinanggal, hinihinay-hinay pa niya ang pagpagamot ko sa akin. So, medyo malaki ng pira ang nagasko. So, nung pangatlo na nagbe-bleeding na naman ako, na natakot ako kasi malakas na naman ang dugo ko, tapos binigyan niya ako ng Jasmine. So, after pag-inom ko ng Jasmine, siguro mga 4 na araw, huminto. Pero after 5 days, nagbe-bleeding na naman ako. Kaya yung asawa ko, nung na-admit na naman ako ulit doon, nagwawala na talaga sila. Kasi ang itika, hindi naman agad-agad ano yun eh, pagtawagan mo. Tapos ang gusto na naman nila, magka-cash out na naman yung asawa. Kaya yung asawa ko, nagwala. Tapos yun, bumaba si doktora, tapos iasikaso nila ako sa emergency room. Kasi 4 hours na akong naghintay doon. Tapos nung pag-uwi ko sa bahay, naisip ko na sa nagwala ng asawa ko, syempre nag-alala din siya sa akin sa dugo na malakas ang dugo ko. So nag-isip na talaga ako, natawagan ko yung sister ko, si Maymay. Nung pagtawag ako, nag-decide na ako na mag-change ako ng Medical City. Yung Medical City, kilala-kilalang ano yan, hospital dito. Siyempre ako noon, natakot ako sa Medical City kasi alam kong hospital na yon super mahal kasi sikat na hospital. Kasi once nga medical, yun talaga, mahal talaga ang iniisip ko. So ngayon, na-meet ko si Doktora of Mall. Yun, na nausap namin, pina-ultrasound ako ulit, pinalaboratura ulit. Ayun, ang sabi ni Doktora of Mall, nakita na to pero hindi pa rin niya tinanggal. Hinihinay-hinay pa niya kami. Eh, wala na nga kaming pera. So ang nangyari doon, ano? Sabi ng asawa ko, Dok, gawin mo ang lahat. Tanggalin na lang to kaysa ma-stress masyado yung asawa ko. Tapos sabi ni Doktora na, Daddy, ang magawa natin dito is tanggalin talaga yung matris ni Mami. At least 50 years old na siya, hindi na siya manganganak. So kailangan, Daddy, nga tanggalin na talaga yung matris. Okay yung asawa ko kasi yun ang second option ng asawa ko nung nagbalik ako sa Holy Life na, Dok, tanggalin na yung matris niya. Kasi palagi na lang nagbe-bleeding to. Ang sabi naman ni Doktora Alcantilado na hindi daw kasi ganito ang dami niyang reason why na hindi ko rin maintindihan. Kaya ang nangyari ngayon, ayun, nung nagpunta na kami sa Medical City, pagkatapos ng mga final ano ko guys, nasa ano ko, nasa vlog ko yung mga pagpagawa ko ng laboratory, yung mga doktor na minimit ko. So yun, natapos na yun. So pagkatapos ng pag-uwi ko sa bahay, kinukumpare ng asawa ko yung mga billing. So grabe pala sila maningil guys sa Holy Life Hospital. Kasi ang anesthesiology nila is umabot kami ng 83,000 kasi pinakash pa nila ako ng 50,000. So yung 50,000 baliwala na yun kasi cash yun eh. Hindi nalagay sa ano ko eh, sa Ithaca card. Kaya ang nangyari, 83,000 ang nakita ng asawa ko dito sa billing na to kasi kinukumpare talaga niya yung mga bayaran. Nung nakita namin sa Medical City is ang anesthesiology is 17,000. So ilang times ang ginawa nila sa amin sa anesthesiology. At saka may isang doktor pa guys na dapat ang bayaran namin is 18,000 pero ang nangyari doon sa listahan ng Holy Life, 53,000 kasi yun, pinakash pa nila ako. At saka yung sa raspa guys, sabi ni doktora, mag 30,000 bago nila ako raspahan na i-emergency ulit. Yun lang pinagtaka ng asawa ko, kaya sabi ng asawa ko, grabe talaga sila mangwarta at saka grabe ang ginagawa nila sa amin. Kasi na-compare na talaga namin yung mga billing ng Medical City at saka yung Holy Life Hospital. So ma-compare namin guys kasi may mga may nakalagay, hindi ko na lang ipapakita kasi hindi namin ipapakita to. Pero na-compare talaga namin na grabe pala ang pagka-times 5 o times 10 yata ang ginawa nila kasi anesthesiology is 17,000 lang sa Medical City. Tapos sa Holy Life, umabot kami ng 83,000. Tapos mas may isa pa guys na hindi ko lang ibanggit na dapat ang bayaran lang namin is nasa mga 15 or mga 20 palagay na lang namin. Pero ang binayaran ko doon guys, 53,000, kaya ang laki ng billing namin sa Holy Life. Para din Holy Life Hospital, akala mo Medical City, hindi naman siya kasikatan na hospital. Pero nagpasalamat pa rin ako kasi nabuhay naman din ako sa hospital na yon. Kaso lang, simot yung mga iniipo namin dahil nag-cash out talaga kami doon ng pera. Dito naman sa Medical City, so after 2 years, binalik na naman ako doon. So, bali, nag 2 years na ako, pinatanggal ko na yung matris ko.
ayun, kinukumpare namin ang bayaran. Wala kaming problema kahit makita namin na malaki ang bayaran. At least nakikita namin ang mga binabayaran na ganito pala. Pero nung na-compare ng asawa ko, talagang sabi ng asawa ko, grabe talaga sila, hindi na sila naawa sa mga may sakit na tao. Yun lang guys ang masishare ko sa yung pagsakit ko ngayon. May isa pa pala akong nakalimutan guys. Nung na-admit ako sa hospital, tiningnan nila yung etika ko. Kahit hindi pa nila nakuntak ang etika, talagang pinapapasok na nila ako sa medical sa room. Talagang ina-admit na ako doon. Sa huli life naman guys, nung nasa emergency ako, hindi nila ako inakyat habang hindi pa natawagan yung etika. Nagsigurado talaga sila na hindi sila maano ba yung siguro, takot silang hindi mababayaran. Pero kilalang kilala nila ako dahil kumbaga kasi guys, ang tagal-tagal ko nang naging pasyente dyan sa Holy Life. Kasi nung last na kong panganak ni Nine Junior, si Bibilit, yung kasama ko sa video, yung kasama ko sa vlog. Si Doktora Alcantilado ang nagpaanak sa kanya. Kaya ang laki ng tiwala ko sa kanya. Kaya ngayon guys, mahirap pala din magtiwala pagdating talaga sa pera. Kasi sa Medical City, kinukumpare ko talaga ngayon guys na iniisip ko habang natutulog ako. Ang layo ng mga binabayaran namin. Sabihin mong mahal, pero makikita mo ang mga binabayaran. Kasi ano eh, nandito talaga naka-itemize talaga yung lahat ng mga billing. Kasi everyday guys, may ano kami, may billing na dinadala talaga sa room. At saka, nung naoperahan ako sa Medical City, 3 days lang ako doon, nakauwi na ako. Samantalang sa Holy Life, 5 days, talagang sagad na sagad ang 5 days, pati yung pag-raspa ko, 5 days din. So, sa room pa lang, wala na ang mahal ng room. So, sa 5 days na yun, magkano ang mababayaran ko? Pero sa Medical City, guys, nung na-admit ako nung panahon na yun, kahit piso, wala talaga silang hinihingi sa akin. Kahit nung nag-operasyon na ako kasi 10 PM na ako nakaakyat sa taas dahil naghihintay din kami kung kailan matapos yung pag-ano namin, pagsasign namin sa mga ganito papel. So, mga 9:30 nakaakyat na ako sa room. Inakyat nila ako kahit hindi pa nila nakontak yung etika, di ba? Ang layo talaga, guys. At saka yun ha, iniisip ko talaga, guys, sikat na hospital. Pag nung naoperahan ako, kahit pisong duling hindi nila ako hiningian. Pero iyon, pagkatapos ng ano ko, ng operasyon, yun, doon sa billing mo makikita. Pero at least guys, hindi ka nag-iisip kung saan ka kukuha ng ano, ng 50,000 cash. Diba? Ang hirap talaga. May mga hospital talaga pala na mahirap din. Kasi mismo talaga yung may-ari ng hospital, siguro nangangailangan kasi ano eh, bagong hospital, bagong gawa, bagong kidney, ang hospital na naman ang pinapagawa nila, siguro ganun talaga sila maniningil. Eh, nung panahon na yun, guys, kasagsaga ng COVID. Eh, sabi ng janitor doon, grabe ma'am, unang pasok, may ano pa dito, 3 pasyente. Tapos may kapagkagabihan, may kasama kang naging ano kayo, naging 5. Tapos ngayon, ma'am, ikaw ang naiwanan. 5 days ka na dito, yung iba nakalabas na, nanganak, nag-operasyon din dahil nanganak. Pero ikaw, ma'am, grabe, ang tagal mo na dito. Kaya medyo ano na talaga ako, parang nagalit, na parang ewan ko, hindi ko maintindihan. Pero nagpasalamat din ako sa Diyos ngayon, dahil yung Medical City, hindi din pala ganun sila ano, maningil. Kailangang makikita talaga sa billing, kasi pagdating sa etika yan, etika card, nakaano pala doon yun, nakalagay ang mga bayaran ng mga anesthesiology, mga ganito-ganito, mga bayaran ng mga doctors, mga doctor's fees. Kaya yun pala guys. So, nagpapasalamat talaga din ako kay Doktora of Mall na. Sabi ni Doktora of Mall, alam niya yung ng story ng life ko. Sabi niya, may ganun talaga mami. Pero pasalamat pa rin tayo at saka buhay tayo. Kasi yung pira, makikita lang yan. Ganun guys. Salamat.